speak, it will come to pass. When I wait, I will surely be blessed. Jesus, we believe. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. We will join the voices singing, holy, holy, holy is the Lamb. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. Jesus, we believe. We believe your promises. We believe your word. When you speak, it will come to pass. When I wait, I will surely be blessed. Jesus, we believe. Come on. We will call on the name that saves. We will call on that heals. We will join the voices singing, holy, holy, holy is the Lamb. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. We will believe. So claim your portion. So claim your blessings. Hello, praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of New Life Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Praise God. Lahat ng masaya, magsabing amen. Amen. Wednesday na naman. Praise God. Ang bilis lang ng panahon, mga kapatid. At ang mundo ngayon ay nasa peligro, mga kapatid, dito sa ating area dahil sa sigalot, mga kapatid, na nangyayari sa Taiwan Strait. Praise God. So hindi natin alam kailang puputok ang gera, mga kapatid. Praise God. Marami ng mga military drills kayo. Praise God. So hopefully, hindi ito mangyari kasi kung puputok ang gera, mga kapatid, sa Taiwan, siguradong malapit lang ang hukom, mga kapatid. Maipit talaga tayo dito. Praise God. At nag-build up na ng maraming army ang China, mga kapatid. Praise God. Sa Fujian province, sabi ng balita. Praise God. At grabe ang tension ngayon ang Taiwan, mga kapatid, ay naghahanda na rin, mga kapatid, sa posibleng gera na mangyayari. Praise God. So, hindi malayo, mga kapatid, na tayo ay mapikuhan po dito kung magpatuloy itong tension na ito. Praise God. Hallelujah. At yan, kasama naman yan sa prophecy. Praise God ng Bible that you can hear rumors of war. At hindi lang rumors, hindi actual na war. At may ongoing war na yun, mga kapatid, sa Europe. Praise God. At hindi na sana ito mag-escalate. Kaya mag-pray po natin. Amen. Dahil marami na namang mamamatay, mga kapatid, ng mga inosente. At magiging collateral damage, mga kapatid. So, ang inaakala nila kagabi, mga kapatid, na tirahin ng China ang eroplano na sasakyan ni Pelosi. Praise God. Pero nakalapag sa Taiwan, mga kapatid. Praise God. So, hindi natin alam, mga kapatid, kung ano ang mga aksyon, praise God, ng iba't ibang mga bansa. At nababasa ko kanina ang balita, mga kapatid, na kampi-kampi na ang mga bansa.
kampi-kampi na, nagpahayag na ng minsari ang Germany na, praise God, kakampi sila mga kapatid. So, ito na kaya mga kapatid, ang mitsa ng World War III. Dahil kung maumpisahan ang World War III mga kapatid, sa Book of Revelation, 1/3 of the population of the world will die. Praise God, sa prophecy mga kapatid, 1/3 sa population sa buong mundo mamamatay. So ito po siguro mga kapatid, baka gagamit na ito ng mga tactical nuclear weapons. Praise God. Dahil yun na, kapag nagkainitan na ba, siyempre pride against pride na mga kapatid, pakita ng mga bansa na sila ay may mas malakas din mga kapatid. So habang maaga pa po mga kapatid, kung kayo ay makapunta sa Israel, pumunta na kayo. Kasi baka wala nang panahon mga kapatid na makabisita doon. As it's still close, mga kapatid, pupunta na ito, may ticket na. Praise God. Hallelujah. But, makapunta man tayo o hindi, ang importante yung New Jerusalem mga kapatid, mapuntahan natin. Praise God. Hallelujah. At sa walang magtatagal mga kapatid, praise God. At mga ilang weeks na lang, makarating din sila si Pastor Bobby mga kapatid. So, mapakinggan na makapahinga din ang konti mga kapatid. Siyempre, palit-palitan na ng mga preacher, makakarinig din kayo ng mga bagong putahe na nakuha nila doon sa kanilang seminar sa mag-LDI. Napakaganda po mga kapatid. Praise God. At sa walang pagtatagal, mga kapatid, praise God, atin pupuksan ang aking Bible sa Jeremiah chapter 18, verse 4. Praise God. Ito po, mga kapatid, ang sinabi ng Bible. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. Atin pong basahin ang Nehemiah, mga kapatid, chapter 2, verse 20. Then answered I them, and said unto them, the God of heaven, he will prosper us. Praise God. Therefore, we, his servants, will arise and build. But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Amen. I will bring to you a message this afternoon, the potter's wheel and the rebuilder. Hallelujah. Praise God. The potter's wheel and the rebuilder. Iko po natin ang ating mga ulo at tayong lahat po ay manalangin sa Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa hapon ito na binigyan mo po Panginoon ng privilege na makatayo sa harap ng Wednesday Group. Ako po ay nanalangin na maging pagpapala po Panginoon ang dadalhin kong mga salita mo, at ang salita mo ay pagpapala na. Ang pagkabasa pa lang sa mga salita mo ay pagpapala na sa aming mga kaluluwa. Gabayan mo ang ating mga bibig. Praise God, hallelujah, sa hapon ito na mapakain ang iyong mga tupa ng mga salita ng kaalaman, wisdom and understanding, O God. Hallelujah, para kami ay patuloy na lalago sa pananampalataya at hindi makalimot, Panginoon, sa goal, Panginoon, praise God, sa mission na aming pinapasukan. Hallelujah, na hanggang sa pagtunog ng trumpeta, hallelujah, ang aming buhay ay naaayon sa iyong kaluuban. Lord, nakita mo ang bawat puso, nakita mo ang bawat espiritual na pangangailangan. Patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin mula sa mga kasalanan na na-entertain namin sa aming isip. Praise God, ang puso, mula sa gawa ng desire ng laman, yes, o kaya mga thoughts na ini-inject ng kaaway. Yes, Panginoon, linisin mo kami na sa harap ito sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Ama, lukuban mo ang present, ang lugar na ito sa iyong presensya. Kasama ang iyong ininakikitang mga anghel. Hallelujah! Mga apoy, Panginoon. Hallelujah! The spiritual messengers, Panginoon, sa harap ito, nagbabantay sa iyong mga anak.
In the name of Jesus, thank you so much, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Sinabi sa ibang version, mga kapatid, the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it at seemed best to him. Yeah. Now in 1952, in an effort to prevent a clumsy or careless people from breaking items in a shop, a Miami Beach store owner posted a sign that read, "You break it, you buy it." Yung phrase na yan na you break it, you buy it, sa mga shop, mga kapatid, nag-umpisa yan doon sa Miami, Florida, noong 1952. At ginaya ito, mga kapatid, sa lahat ng mga store owner, lalo na, mga kapatid, kung ang kanilang mga paninda ay mga figurines at mga babasagin, mga glass, praise God. Kaya, doon pa lang sa pintuan, may malaki ng karatula doon. You break it, you buy it. Praise God. Ay, sino bang gaganahan, mga kapatid, na uuwi ka ng basag, na tasa? Pero yun, mga kapatid, ay isang paalaala that you must be careful inside. Amen. Amen. Kasi hindi ka sasantuhin ng owner, mga kapatid. The catchy phrase served as a warning to all the shepherds. Now, this type of sign can now be seen in many boutiques all around the world. Praise God. Ironically, a different sign might be placed in a real potter's shop. Sa totoong potter's shop, hindi ganun ang sign. Dahil ang sign sa totoong potter's shop, it would say, "You break it, we'll make it into something better." Oh God, Jesus. Ang store, wala na po yan sa production line. Finished product na yan. Kaya ang sign, you break it, you buy it. Pero kung doon ka, mga kapatid, sa pabrika mismo at pagawaan, mga kapatid, ng mga praise God, hallelujah, ang sign doon, you break it, we will make it into something better. Something better. Yes, basag ba ang buhay mo? Durog ba ang mga pangarap mo? Yes. Praise God, duguan ba ang puso
will make it into something better. Hallelujah! And that is exactly what's revealed in Jeremiah chapter 18. Jeremiah visits a potter's house and see the potter shaping the marred clay with his hands and carefully handling the material. Everybody shout, carefully handling the material. Carefully handling the material. Hallelujah. And forming into another pot. Now the prophet reminds us that God is indeed a skillful potter. And we are binago ng Panginoon ang design, mga kapatid.
Amen. Kung ang emosyon mo, kung ang puso mo, babasakin. Hallelujah. Kung baga, mga kapatid, sa salitang kanto, mga kapatid, hindi ka deep skin. Mababaw lang, mga kapatid. Kunting anong aray ka na kaagad. Kunting problema. Praise God. Oh, mga kapatid, yung attitude mo, para bang ang hirap. Praise God, pakisamahan. Pero ngayon, napapansin mo na kahit mga critics, kahit mga hindi maganda sitwasyon, pinagtawanan mo na lang, mga kapatid, kaya mo nang i-balance eh. Praise God, hallelujah, ang iyong sarili. Hallelujah, praise God. Bakit? Ang Diyos na lumailikha sa atin, ang Diyos na redeemer po natin, hallelujah, ay very skillful po siya kung paano niya himuin ang ating mga emosyon, ang ating pag-iisip, na ito'y magiging pagpapala din sa iba na nagkatingin sa atin. Rabakasat sa lahaya, hallelujah, in Jesus' name. Is a masterful father. Amen. That's right. He can. Everybody shout, he can. He can. Everybody shout, he is willing. He is willing. Aside from he can, it refers to his power, the ability to do. He can. But the word, he is willing, in other words, aside from the power that he can do everything, he is willing and to impose and then have to do it personally in our life. He can, and he is willing to create new and precious pottery from our shattered, hallelujah, pieces of light. God doesn't look at our broken lives. Sino man lang, mga kapatid, ang nakikiusyuso sa ating broken lives? Di ba ang demonyo lang at minsan ang ating sarili? That's right. Sa gawain. Pag tayo na mabakslide. Dahil tayo lang, Sister Clong, minsan ang tumitingin sa ating broken lives. Tayo minsan ang nagja-judge. Paano ito mabuo? I'm broken pieces. Wala na akong pag-asa, Pastor. Kaya hindi nyo na ako makita sa simbahan. Pero ang Diyos, iba. Bakit? Skillful, powerful. He can. He is willing. Sabi ko dito, mga kapatid, sabi, wala ka ng
precious than the whole world. Even your life is broken in the eyes of the Father. You have an immense value. In His hands and in His will, the broken pieces of our lives can be reshaped into beautiful vessels. Vessels that can be used by Him. What a comfort can you find? What comfort can you find in knowing God is a Father who can form something new from your broken pieces? How can you relax as the Father reshaped you into a beautiful vessel? God, you are the potter and I am the clay. Mold me as you wish. Remind me that I am in your skillful and caring hands. This afternoon, maybe this story is too old to tell. Hallelujah. But the message is new. Hallelujah. In our heart, and to remind us that our God is a rebuilder. Nehemiah chapters 2 verse 17 to 20 is a very unique story. In rebuilding the walls of Jerusalem, Sanballat, Tobias, and so many critics tried to stop, hallelujah, the project in building the wall in Jerusalem. Then said I unto them, those negative people, those who oppose the project, ye see the distress that we are in. Nehemiah said, ye see, nakita niyo kung gaano na kami kapagod. Nakita niyo, ilang kontrata na ako, pagod na ako. Amen. Tapos ngayon, bakit pwede ba tapos-tapos ang project ng bahay dyan? Akala ko bumili na kayo ng halong lang. Akala ko bumili na kayo ng simento. Ano bang ginawa niyo sa pera? Pastor, mag-renew pa ako ng isang kontrata. Bakit? Kailangan pa ng bubong, kailangan pa ng isang posting, kailangan pa ng furniture, kailangan pa ng finishing, kailangan pa ng pinturahan. Nung natapos na lang, Pastor, mag-renew pa rin ako, Pastor. Bakit? Pati kuluhan ko pa ang lupa. Natapos na, Pastor, mag-renew pa rin ako. Bakit? Magtayo ako ng tindahan man lang. Pastor, mag-renew ako ulit. Bakit? Para meron akong kapital para ilagay doon sa tindahan. Nehemiah said, you see the distress that we are in? How Jerusalem lying waste? Umuwi kami galing sa Babylonia. Pagdating namin sa Jerusalem, nasira sila. Galing kami sa abroad. Pag-uwi namin sa syudad, sila. So sabi ni Nehemiah, kailangan bilisan namin itong project na ito. You see that distress that we are in, how Jerusalem lies in waste, the gates thereof are burned with fire. Sabi niya, come, let us build up the wall of Jerusalem, that we may no more a reproach, para hindi tayo maging kahihiyan sa ating mga kapitbahay. Sige, halina. Tama na kahiyan. Kasi narinig ng ibang mga bansa, umuwi na ang mga Hudyo. Praise God, na may supply nila sa hari na si King Artaxerxes. Dala-dala nila ang gold, dala-dala nila ang silver, mga kapatid. Tapos wala na lang project, mga kapatid, magawa. Para bang ilang kontrata ka na dito sa abroad, mga kapatid. Pag-uwi mo, mga kapatid, wala ka man lang masabi ang sarili, akin ito. Praise God, makitulog ka pa. Parang makarelate kayo mga kapatid. So sabi ni Nehemiah, then I told them of the hand of my God which was good upon me, so as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, anong sagot ng mga tao? Oh,
So nung narinig ng mga tao yung speech ni Nehemiah, na-encourage sila. So they strengthened their hands for this good work. Yes. Verse 19. Pag mag-start ka ng mabuti, may kontrabida talaga. Pag mag-start ka ng magandang bagay, meron talaga kukontra sa'yo. Tandaan niyo yan, mga kapatid, na kahit sa pag-ibig ko sa Panginoon, kung kailan ka pa magbibigay, pwede kung kailan ka pa magbibigay yung sinusuhin mo sa bagay, lalabas, lalabas, ang espiritu ni Salbana, ang espiritu ni Tumia, espiritu, mga kapatid, ng iba't ibang uri ng espiritu. Amen. Between Sambalat, the horror night, simple para, horror, horror night, parang horror na lumangang din, no? Antopia, the serpent of the Ammonite, Jisim, the Arabian, heard it. They love us to scorn. Pagtawanan kami sa mga kapatid, ah, simba ka, Wednesday, ilam lang kayo. Yan ba ang church? Kung totoo kayo, makikunti lang kayo. Bawat Wednesday, 10, 11, 12. Hindi ba kayo kang buong magpunta ng 20? Sabihan mo yung mga nag-scorn. Subukan mo mag-Sunday. Kasi marami din, lampas din 20. Sabihin mo sa kanila, ang Diyos namin ay Diyos sa 50, Diyos din sa 10. Diyos na 1 million, Diyos na lahat, Diyos kahit ako lang mag-isa sa Panginoon Diyos. Wala ito sa bilang, kapatid. Isang balak, marinig talaga nila. Mga bagong dating barkada mo, marinig nila, ha? Nagbunagi na pala si Angel. Wala kayon. Yung mga kontrabida sa buhay, yung mga tao makapatid na pagtawanan ka lang. Narinig ni San Balak, narinig ni Tobia, they love us to scorn. And despise us, and said, ano sabi ng mga kalaban? What is this thing that you do? Will you rebel against the king? Praise God. Yung verse 20, ito na po sinabi ng Bible. Ito, sagot ni Himanya sa mga negatibo, sa mga kontrabida. The God of heaven, He will prosper us. Yeah. Ang Diyos sa minsan, mag-decide ka na, mamuhay na talaga ako ng holiness. Itapon ko na yung lahat ng mga damit na walang holiness. Sabihin ng mga mga, tingnan natin. They will scorn on you. Hindi mo yan kaya, ikaw pa. Sabihin ng mga kalaban, mga kapatid. Sabihin ng mga worldly na mga Kristiyano rin. Praise God. Sagutin mo sila, the Lord will prosper me. Right. Yeah. Everybody shall amen. Yeah. Ikaw, mag-umpisa ng discipleship, then tingnan natin kung sabi mo, the Lord will prosper me. Amen. Ikaw, pasapasa pa lang kayo gusto. The Lord will prosper me. Therefore, we, His servants, will arise and build. So, sino lang mga kapatid ang mag-arise and build? Eh, siyempre, yung mga servants na ng Panginoon. Sinabihan ni Nehemiah, kayo, Sambala, kayo, Tobia, you have no part, you have no portion, you have no right, you have no memorial in Jerusalem. Amen. O, tingnan mo ang Jerusalem ngayon, mga kapatid. Tingnan yung mga museum nila ngayon. Tingnan mo ang Bible mismo. Sino mga sikat na mapangalan? Nehemiah. Sikat ba ang pangalan ni Sanbalat? Hindi. Bakit? Kontrabida. That's right. Everybody sa lingyo. Amen! So mga kapatid, ito mga kapatid ang dapat po nating pagbulay-bulayan. Sino ba si Nehemiah, Pastor? He was a contemporary of Israel, another rebuilder. Both live at the end of the captivity, both were getting ready to return home. There were three returns in the history of Israel when they were captives in Babylon and Persia, under Zerubbabel, under Ezra, and under Nehemiah. So Nehemiah was the rebuilder. He was broken-hearted over the ruined wall.
spiritual decline. Christians need rebuilding after backsliding and defeat. That is why, mga kapatid, sa church hindi maiwasan na may mga iilan talagang mag-backslide. Sa church may iilan talagang maghihina. Praise God, dapat ang ating karatula, hindi yung if you break it, don't come back. No, hindi ganun. If you break your life, come and we will make it better. We need to stand up and rise na magtulungan tayo, na ma-encourage yung mga huminto. Hindi yung mag-judge tayo sa kanila. Huwag na rin sabihin na backslide, backslide kayo. Magkaling lang kayo sa opisa. Huwag na kayo papakita dito. Kahihiya na amin kayo. Nagkahiya kayo. Baptize kayo. Praise God. Hindi ganun ang mensahe natin. Ang mensahe natin, mga kapatid, na kung merong mga nabasag na buhay, hallelujah, their lives have been marred with sin and mistakes. Hallelujah. Let us remind them. Let us join hands together. Just arise and build up their faith also. And let us welcome them with an open arms. Because that is the new gospel, the new message of the gospel. Ano ba ang last commandment ni Jesus sa kanyang mga disciples? Love one another. Yes. That the whole world may know that you are my disciples. Yes. How can we rebuild? We can rebuild through prayer. Every great work of God can be traced to a kneeling figure, sabi ni D.L. Moody. I repeat it again. Pakinggan niyo mabuti yung statement ni D.L. Moody. Every great work of God can be traced to a kneeling figure. Lahat ng mga kamanghamanghang ginawa ng revival dito sa lupa, Brother Joel, you can trace it back sa isang taong lumuluhod. It begins in a kneeling figure. Nehemiah weep and fast and pray. He praises God for His love and power. He cries out for God's help in rebuilding. Plans for rebuilding may fail, but prayer prevails. Because believing prayer places success within our reach in spite of our obstacles. Sabi ni Spurgeon, the child of God should flee at once to Him who still the seas. Pag meron tayong trouble sa buhay, pag may bagyo sa buhay, dahil ikaw ay anak ng Diyos, tumakbo ka na kaagad once and for all. Saan tayo tumakbo? Doon sa isang nagpapakalma sa dagat mula sa bagyo. And we know who He is. Is Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So what is the connection? Hallelujah. In the Father's will and rebuilding. Sa church, mga kapatid, tayo nandito na sa loob na binago ng ating Panginoon. Praise God. Winasak ng naaway ang ating buhay, pero hinuhulma tayo, minumong tayo uli sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Ay meron tayong responsibilidad. Ano yan? We must rise up. But it must begin with a realization that in our lives, hallelujah. Kasi minsan, Sister Rhea, may mga panahon na tayo nag-i-encourage sa iba, pero hindi natin napansin. Butas-butas din, mga kapatid, ang ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, come, come unto me. Hallelujah, I will, praise God, hallelujah, give you rest. Pahinga ka rin sa aking presensya. Praise God, hallelujah, praise God. Kailangan meron tayong personal din. Hallelujah, na pag-assess sa ating spiritual life. Praise God, hindi lang pakita, mga kapatid, hindi lang ito posisyon. Praise God, hindi lang ito privilegio, mga kapatid, na makapag-preach o ano ang posisyon ka na binigay ng Panginoon dyan sa church. Kailangan meron tayong personal assessment. Praise God, kasi sinabi ni Pablo, hallelujah, hindi ko pahintulutan na pagdating sa bandang huli, ako ang disqualified at yung naturuan ko sila nakapasok sa langit. Ako na nangangaral. Ako ang nalip behind. Praise God. Kaya sabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Praise God. Kailangan pag sumusuntok ako, may matatamaan. Ibig sabihin, yung buhay natin, hindi yung walang kagul-gul, walang direksyon-direksyon na ulit. Praise God, kundi kailangan mga kapatid na ating isipin ito. Oh, yes. Examine yourselves. Yan ang sabi ni Pablo. Amen. If we are still in Christ, nandyan pa ba si Kristo sa loob? Yes. O baka empty na sa loob? Pwede ngang Pocari Sweat, Brother Joel. Pagtingnan mo sa malayo, oh, Pocari Sweat.
Pero yung pala empty bottle, walang langan. Nandyan pa ang label. Maganda pa siya, malinis. So pwedeng tingnan ka sa labas, mga kapatid, doon. Kristiyano, born again, oneness, Jesus ni baptism. Kasi pag tingnan ka sa malayo, ang label mo, ang itsura mo, hindi na babago. Backslide naman ako, pastor, pero wala namang nabago sa akin. Backslide na ako, pastor, pero hindi naman ako nagpaputol ng buo. Backslide ako, pastor, pero hindi naman ko iniiwanan ng Acts 2:38. Yan ang mga tao, mga kapatid, na mga reasoning. Walang nababago sa label. Walang nababago sa outside appearance. Pero ang tanong, may laman pa ba ito sa loob? Kaya sa hapong ito, mga kapatid, let us pray one another. Let us remind one another that we are in the hands of a skillful potter. Kung napapansin mo, mga kapatid, na parang nababasag ang area mo na ito, parang weak ka sa area na yan, why not call upon the potter? Lord, I'm here. Patawarin mo ako, Panginoon. Mold me once again into your powerful hands. And let thy spirit, Lord, will give me a breath again. Hallelujah. Ayaw ko, Panginoon, na perfect ako sa labas pero empty sa loob. Gusto ko, Panginoon, mag-overflow ang presensya mo sa aking loob bago mag-manifest ito sa aking panlabas na anyo. Remember, you are in the potter's hand. Naalala mo, mga kapatid, ang first portion, mga kapatid, sa sinishare ko sa inyo sa hapon ito. God doesn't look at your mistakes and your broken lives. When in fact, you have an immense value of your broken life. Only the devil will laugh at you. Only the world will laugh at us. Praise God. But tell the world, tell the devil, my God will prosper me. My God will bless me. You have no portion in the New Jerusalem. You have no portion in eternity. But my God will bring me. Hallelujah. Shall we stand together? And let us stand, hallelujah, with confidence this afternoon in the house of God. You have changed my life, Lord, so much. And I believe this is the beginning yet. This is not yet, hallelujah, the end. I believe, Lord, that the best is yet to come in my life. This is not yet my ministry. Yes. Nakita mo ba yan, Sister Joy, sa iyong buhay na hindi pa lang ito ang ministry, praise God, ang pinaka-pinali sa iyong buhay. Hallelujah, bago mabalik ang Panginoon. Hallelujah, you could be an evangelist, you could be, praise God, somebody who, hallelujah, who can exploit and can do more in the kingdom of God. Huwag manghina sa mga kapalpakan, huwag manghina sa mga pagkakamali, dahil ang Diyos na ating pinaglingkuran at tapat, magkakanyarihan. Did you hear me? Jesus is here.
sa puno na may sanga at sa lilim nito'y bahay ay ginawa niya. Sinubukan kong lapitan ang bahay niyang maranya. Sinira ko't pinasa hanggang ito'y iniwan niya. At nang kanyang malaman, paligid ay tahimik na. Bahay niya'y nilapitan, itinayo sa dating anyo niya. Sana'y Kristiyano'y tutunan sa gagamba. Sangkapan upang ito'y handa sa paggawang kanyang napas niya. Maaga niyang sinimulan hanggang sa maghapon upang daling matapos bahay niyang nagninilin. Ito'y kanyang ayusin sa lakas niya talino upang sa pamamagitan niya Diyos ay purihin ang tao. Sana'y Kristiyano'y tutulad sa gagamba. May pag-iis at paningin, huwag nating pabayaan. Sirain ang diablo ang anyo na paglilingkod natin. Pag-ibig na alay ng Diyos sa atin, muling ibalik sa tulong ng panalangin, sa tulong ng panalangin, sa tulong ng panalangin. Alam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y tutugon sa'yo. Kanyang nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mong lagi ang Panginoon. Immanuel, Diyos ay suma sa atin. Sa hirap, siya ay kapiling natin. Immanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Immanuel, Immanuel.
kanyang nakikita ang iyong kahirapan at ikaw ay kanyang tanga. At kung ito ay di mo na kaya, ikaw ay kakalunin niya. Kasama mo lagi ang Panginoon. Emmanuel, Diyos ay suma sa atin, sa hirap siya ay kapiling natin. Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Emmanuel, 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 Emmanuel. Diyos ay suma sa atin, kapiling natin. Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin. Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel.